Assalamualaikum, ako si Brian Casey at sa video na ito, tatalakayin natin ang patungkol sa ano ba ang Ramadan. Itong video na ito para sa mga non-Muslim din, mga hindi Muslim na sa ganoon magkaroon tayo ng kahit papaano kakaunting kaalaman patungkol sa pananampalataya o paniniwala ng ibang mga tao o reliyon. Dahil naalala ko din noon, nakaabot pa ako ng grade 6 elementary sa Pilipinas at yung pagdating sa isang subject namin patungkol sa paniniwala ng iba, naalala ko na discuss doon ang Ramadan, binanggit doon at mga paniniwala ng Muslim sa Ramadan at meron doon hindi tamang information na inilagay nila doon. Na sa Ramadan daw is bawal ang Muslim maligo, sabi nila. So ito, nagulat yung mga classmate ko yung time na yun. Tumingin sila sa akin dahil alam nila ako lang yung Muslim sa kwarto. At sabi nila, nadiri sila kumbaga, isang buwan kayo hindi maliligo. Yuck. At yung time na yun, sobrang galit ng aking ama at dahil sa maling information na nakalagay sa aklat na itinuturo sa eskwelahan. So alhamdulillah sa turong ng technology ngayon, salamat sa Allah sa ginawa niyang madali ang pagkuha natin ng kaalaman sa social media, ng tamang kaalaman sa mga taong kilala nyo. So dito tatalakayin natin kung ano nga ba ang buwan ng Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa buwan ng Islamic calendar. Dahil may sariling Islamic calendar na tinatawag na Hijri. Ito yung time na nag-start kung saan ay nag-migrate ang propeta, si Prophet Muhammad, peace be upon him, at ang kanyang mga kasamahan from Mecca to Medina dito sa Saudi Arabia. Kaya doon nag-start ang Hijri, hindi yung Gregorian calendar. Ito ay nag-start sa mga Christian kung saan simula nawala si Jesus. So, tinatawag din sa Arabic na Miladi at Hijri. No? So, yun yung Miladi at ito yung Hijri Islamic calendar. So, ang buwan ng Ramadan ay pinangalan mismo doon ang Ramadan. Nakapangalan siya mismo sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Ika-syam siya, syam, 9 month ng Islamic calendar. Itong buwan na ito kung saan ibinaba ang Quran. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan kung saan ibinaba ang Quran bilang gabay para sa buong sanlibutan. Nang sa ganun malaman nila ang kung ano ang mabuti at masama. Ito yung malapit na Tagalog niya sa kahulugan, meaning niya. So itong buwan ng Ramadan, ito yung buwan kung saan ibinaba ang Quran bilang gabay sa buong sanlibutan para malaman ng mga tao kung ano ang masama at mabuti. Ito yung manual natin sa buhay na ito. Para alam ng tao kung ano yung nakakasama sa kanya. Kung bibili ka nga ng kahit anong bagay dyan eh, may kasamang manual yan o papel sa karton niya. Diba? Para susundin mo kung ano yung sinasabi ng manual, paano mo gamitin yung gadget na yan. Kasi kung hindi mo babasahin, masisira mo yung gadget. Dahil ang gumawa dyan, nakakalam kung anong makakabuti at makakasira dun sa produkto na ginawa nila. So tayo, sinong gumawa sa atin? Ang Allah, ang Diyos na natangin nag-iisang tagapaglikha. Siya ang gumawa sa atin at ito yung manual na binigay niya sa atin na para alam natin kung ano yung makakasama sa buhay natin at makakabuti. So pag hindi ito ginawa ng tao, hindi yan ginamit, hindi yan binasa, siya ay masisira. Tulad ng nabanggit natin kanina. So itong Quran, hindi lang ipinadala sa mga Muslim, bagkus ito ay sulat na ipinadala, mensahe para sa buong sanlibutan, kahit ang mga engkanto ay sakop nito. Dahil sa panahon ni Prophet Muhammad, may mga engkanto na tinatawag na jinn sa Arabic, sila ay nag-Muslim matapos sila pakinggan itong Quran, at sila ay agad nagpahayag din sa kanilang mga kapwa. Sinabi din ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. At sinabi dito na malapit sa kulugan na sa Tagalog, o kayo mananampalataya, mga naniniwala, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno tulad ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo. Yung mga taong nauna sa atin, mga Muslims, yung mga propeta, sina Moses, sina David, so ipinag-utos sa inyo tulad ng pinag-utos sa mga nauna sa inyo para sa ganon kayo ay magkaroon ng takwa o yung takot sa Allah. So dito na natitrain ang isang Muslim sa loob ng isang buwan kung paano siya magtiis sa kanyang sarili. Sample ko lang, dito sa Middle East kapag may nakita kang minsan nagka-aksidente, makikita mo pag both Muslim, yung driver, pagbaba nila, nasabay pa sa'yo nagdasal kapag oras ng dasal. May nag-trending ngayon na video dati. At minsan pa, kapag habang inaantay nila yung dumating yung police, nag-ano sila, yung bang wala kang makikitang away kahit papaano at nagyayakapan pa. Minsan natusubukan na namin, may classmate akong ganyan na aksidente yung kotse namin at yung driver, wala, nakipag-selfie pa sa amin. Okay lang. Unlike dito sa atin, no, minsan yung mga ibang bansa, kahit sa atin lang, nagbusinahan lang, busina lang.
Pero halos ano na nangyari, magsuntukan na magpatay na yung dalawang driver. Busina lang, wala pa nangyari aksidente. Nayabangan na sa isa't isa, walang pagtitiis, walang takot sa Diyos. Handa yung patayin o ano yung kapwa niya. So ang Ramadan ay pinapractice tayo sa pagkaroon ng takot at pagsunod sa Diyos. So ang fasting sa buwan ng Ramadan ay isa din sa limang haligi ng Islam. Dahil ang Islam ay may limang haligi. Hindi ibig sabihin haligi na tinayo o tumubo na lang sa lupa. Limang haligi. Ang unang haligi ay yung pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lang sa Allah ang isa, at pagsaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Pangalawa ay yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw na isang Muslim ay nagdadasal sa sagawa ng tiyatawag na salah. So, pangatlong haligi ay yung zakat, yung pagbibigay ng obligadong tax, kawanggawa, na ito ay kapag kunwari ikaw may ipon sa isang taon na hindi mo nabawasan, ikaw ay may judi. Sa isang taon, kailangan mo magbigay ng 2.5% lamang at ibigay sa nangangailangan na Muslim. Pang-apat, ito yung saum, yung fasting sa buwan ng Ramadan. Ang pag-iwas sa pagkain, sa inumin at paipagtalag sa sawa bago sumikat ang araw hanggat sa paglubog nito. At mamaya tatalakayin natin ano pang meron sa pagpa-fasting na ito. At panglimang haligi ay yung hajj, yung pagsasagawa ng hajj isang beses lang sa buong buhay kapag kaya ng financial, physical, mentally, pagpunta doon sa Makkah kahit isang beses lang sa buong buhay ang pagsasagawa ng hajj. So number 4 ay yung pag-iwas sa pagkain. Ang Ramadan is ito yung buwan na magpa-fasting ang isang Muslim. Ang fasting is talagang fasting na hindi talaga kumakain. Kasi sa ibang relihiyon may mga fasting sila, pero iba, wala siya sa ayos. Yung mga iba fasting, pero hindi talaga maituturing na fasting kasi may mga konting pagkain ang nabawal nilang kainin at pwede pa naman sila uminom ng tubig, hindi talaga siya naituturing na fasting. So, ang fasting ay ang pag-iwas ng pagkain, inumin, kahit may pagtalik sa asawa. Hindi lang din yun ang fasting na pag-iwas sa mga ganong bagay. Kahit pag-yosi, pagsisigarilyo, candy, o ano man lalagay sa bibig na iyong lulunukin. At kahit pa magsalita ng masama, magmura, o mag-chismis, magmarites, ito ay pinagbabawal sa pagfa-fasting. Dahil ang Allah ay hindi niya kailangan ang fasting ng isang tao, ang isang Muslim, kapag hindi niya nilayuan itong mga masasamang bagay na gawain. Kaya ang fasting ay hindi lang about sa pag-iwas ng pagkain. At hindi naman din lahat is talagang kailangan na kailangan mag-fasting kahit hindi niya kaya. Dahil may mga taong excuse sa pagfa-fasting tulad ng matanda na hindi niya talaga kaya. So, magpapakain na lang siya ang tao. At yung buntis o yung papa-breastfeeding at yung mga bata na wala pa sa tamang gulang. So, may mga exemption din niya. May mga excuse na babayaran na nila after ng Ramadan. Tulad na din nagbabiyahe kapag ikaw ay traveler, hindi mo talaga kaya. Dahil mismo ang Allah, gusto niya ay mapadali para sa atin. Hindi niya ninais ang maging pahirap sa atin ang Islam. So, bago naman sumikat ang araw, may tatawag na suhor, na pagkain, ang isang Muslim ay pwede naman kumain bago sumikat ang araw. So, bago mag-fajr, na tinatawag, na dumating na ang madaling araw na pagdarasal, minsan 4 or 4:30, basta pag bago magka mawala na yung dilim ng ulap o sky, nagiging blue, medyo dark blue na malapit na sumikat ang araw. So bago pa yon tawag ng prayer ni Adhan sa madaling araw, ay ang Muslim kailangan gumising mga bandang 3, ganun, 3:30, bago pa lang dumating ang Fajr, pwede siyang kumain, no? Lubusin niya ang pagkain, uminom ng tubig. Pagdating na ng Fajr ay stop na ang kain. At bumaghapon yon hanggat sa paglubog ng araw. Akala kasi ng mga iba is hindi kakain talaga sa loob ng 30 days. Mali po yun. Kumakain naman kami. Pagsikat ng araw, stop na hanggat sa paglubog ng araw. So paglubog po ng araw, sa adhan ng Maghrib, pagtawag na ng prayer is pwede nang kumain. At inuuna dito, magagaang muna na pagkain, prutas, lalo yung dates, yung tamer, na sweet na dates na ito yung kinakain dito sa Middle East. Ito yung gawain ng propeta kapag dumating na ang break ng fasting. Kumakain muna ng magaang muna na mga pagkain, prutas o tinapay, ano, tubig. At ngayon, magdarasal sila ng Maghrib at after ngan, magdi-dinner na sila, kakain na sa bahay. So ang Ramadan is buwan ng awa, buwan ng habag, buwan na kung saan nakabukas ang pinto ng paraiso, nakasara ang pinto ng impyerno, at nakakadena ang mga demonyo, ang mga masasamang nilikha, espiritu, mga engkanto na masama. Inshallah, didiscuss natin yan sa ibang video, ibang topic din yan.
kung ano pa meron pa dito sa buwan ng Ramadan. So ngayon po, nagkaroon kayo ng konting information kahit paano patungkol sa ginagawa ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan na ito. Na nawala yung mga misconception sana, nawala yung mga haka-haka o sabi-sabi ng iba o kwentong barbero o marites lang ng iba. Na ganito, ganyan ang ginagawa ng Muslim sa buwan ng Ramadan. So ang Ramadan is kung saan nakapagtiis ang isang Muslim na paano makasabar yung pagpipatient sa sarili dahil sa pag-iwasan ng pagkain at yung mga masamang gawain at kahit makipagtalik sa asawa maghapon yan hanggang sa paglubog ng araw. So naititrain niya dito ang sarili niya paano magkaroon ng patient. At bukod pa sa science, may mga na-discover daw siya na may magandang epekto sa katawan ang pagpa-fasting. Kaya nga maraming mga Western na kahit hindi Ramadan, sila ay talaga nagpa-fasting, ginagaya nila dahil nga daw may nakita silang gamot na maganda to sa katawan na nalalabas siya ang toxic at dumi sa katawan sa pagpa-fasting, pag-iwas sa pagkain. At dito din yung buwan na kung saan nagbibigay ng mga Muslims na papakain dahil sa reward na makukuha sa Allah, nagtatamo sila ng kapatawaran at focus sila sa pagdarasal. Kaya dito sa maghapon, iiwas tayo sa pagkain o sa mga mundong bagay para makapag-focus tayo sa spiritual natin na pag-focus sa pagbabasa ng Quran o pag-memorize nito. Kaya pagkatapos naman ng Ramadan, may tinatawag na Eid, Eid al-Fitr. Ito yung fiesta o celebration ng mga Muslims na ginaganap sa huling araw na ng Ramadan. Itong Eid ay isang araw na celebration kung saan sama-sama kami nagdadasal sa umaga pagkatapos ng madaling araw na pagdarasal. At ito yung halal sa amin na i-celebrate dahil ito lang yung dalawang Eid na binigyan ng Allah sa amin na Fitr, Eid al-Fitr after Ramadan at Eid al-Adha, mga after 1 month or 2 months ng Ramadan. Ito naman yung araw na si Abraham ay iaalay niya sana ang kanyang anak at pinalitan ng Allah ng tupa. So, yun po ang celebration na dalawa ng Muslims at ganun. Sana po nagkaroon kayong kaalaman din sa videos na ito. At kung gusto niyo pa ng maraming video na ganito, ay huwag niyo akong kalimutan i-follow sa akin FB page, Ibrahim KC, at i-follow niyo din ako sa YouTube ko na mas active ako doon sa pagpo-post ng maraming mga videos patungkol na din sa isang Muslim na kagaya namin, kagaya ko, at isang simpleng buhay ng isang Muslim at paniniwala namin sa Islam. Maraming po salamat. Pakishare po ito sa mga kaibigan nyo para sa ganun ay mawala ang ating mga misconception. Alhamdulillah, salamat sa Allah sa tulong ng technology at lumalaki tayo ngayon na nagkakaroon tayo ng curiosity na gusto natin malaman, no? Nagkakaroon tayo ng marites sa ating isip na gusto natin malaman ano ba yung paniniwala ng ibang tao. At sa ganun, sa tulong ng technology na ito, alhamdulillah, naaabot kayo kahit saan man sulok ng mundo ang mga taong may katanungan sa kanilang isip. Kung may mga gusto pa kayong itanong, i-comment yun lang below at pwede nyo ako i-PM sa aking FB page. Maraming salamat po.